everyone! So, welcome back ulit sa aking YouTube channel at Happy New Year po sa ating lahat! Kamusta po kayo? Saan lang kayong sulok sa mundo? So, kumusta po kayo mga kapwa ko OFWs dyan? Lalong-lalo na dito sa mga kapwa ko OFW dito sa Saudi Arabia, guys. Ang lamig-lamig na po, di ba? So, bumalik na po yung lamig kahapon. Ngayon pala is January 4. Ayan. So, kamusta po ang mga New Year ninyo? Alam kong hanggang tingin lang tayo doon sa mga handa ng ating mga kamag-anak or mga friends sa Facebook noong New Year. So, it's okay. Ganun talaga ang buhay. So, enjoy na lang natin ang ating bawat araw dito. Kumusta po kayong lahat? Sana wala kayong mga sakit. Wala tayong mga sakit kasi noong New Year, medyo may ano ako, may ubo. Matigas po yung ubo ko. Kaya, nagpa-doktor talaga ako sa amo ko kasi hindi ko kinaya. Ang sakit talaga sa lalamunan. Pasalamat ako kasi pinapadoktor talaga ako ng amo ko tuwing may sakit ako. Kaya napaka-surte din. Kumbaga, surte na rin ako dito sa amo ko kasi nga pinapagamot ako kapag may sakit. So, kamusta naman po ang ating mga New Year's resolution? Kung meron tayong mga New Year's resolution dyan, ano ang plans? O, diba? Plans talaga. So, ang New Year's resolution, usually ang mga New Year's resolution natin is sana makauwi na tayo ng Pilipinas. Hopefully, soonest, diba? Kaya lang, ang kahirapan ang nag-udyok sa atin talaga na manatili dito. Pero guys, isang piece of advice lang. Kung bago ka lang dito sa abroad or kagaya mo rin ako na medyo matagal na sa abroad, meron tayong mali or meron tayong pagkukulang sa ating mga pinaghihirapan or sa ating mga kapirahan. Advice ko lang sa inyo guys, ngayon lang talaga ako natuto. Kailangan talaga nating mag-ipon para sa sarili natin. Kumbaga, wag nating ipadala ubos-ubos or ubos-ubosin ang ating mga sahod sa pagpapadala. Or kung magpapadala man kayo, siguraduhin nyo na meron talagang portion para sa sarili ninyo or portion para sa bank account ninyo na itatabi para sa sarili ninyo. Wag nyong ubosin, gastusin yung mga pera ninyo kasi mahirap talagang magtambay sa Pilipinas kapag wala kang pera at mahirap talagang makaipon kapag hindi mo yun pinaprioritize yung pag-iipon. Kaya medyo isa yan sa napakalaking pagkakamali ko noon na hindi ko inisip yung aking pera kung saan napunta. Kumbaga noong mga time na bago lang ako sa abroad, padala doon, padala dito, gastos dito, gastos doon. Kaya ang nangyari, ang ending, walang naipon. Tapos, paggawa ng bahay, ganon, ubos-ubos, walang naitabi. Guys, alam nyo, maganda naman talaga magkaroon tayo ng bahay, di ba? Investment din natin yan. Pero, isipin nyo muna kung talagang kailangan nyo magpagawa ng malaking bahay. Ayan. Kasi ang pagkakamali ng ibang, or isa na rin ako doon, ang pagkakamali ko lang kasi nilakihan ko yung bahay ko, so malaki yung gastos. Kapag malaking bahay, malaking gastos. At ang sa akin din kasi, iisa lang yung anak ko, tapos kami lang dalawa sa bahay, tapos medyo malaki-laki yung bahay, so malaki yung gastos. So hindi ko naisip yung future ng anak ko na magka-college pa pala siya. So alam naman natin na unpredictable ang buhay, di ba? Unpredictable yung mga trabaho natin, hindi natin alam kung tuloy-tuloy yung trabaho natin, di ba? So inabutan kasi ako ng pandemic sa Pilipinas, kaya ilang taon na akong natingga doon, kaya akala ko kasi noon, tuloy-tuloy yung income, ganyan-ganyan. So, yun nga, wala akong, may savings man na ubos ng pandemic. Kaya, para sa inyong lahat, para sa ating lahat na mga OFWs, guys, mag-ipon kayo. So, kumbaga mag-sit aside talaga kayo ng fund para sa sarili ninyo. Lalo na kapag meron ka pang estudyante, meron ka pang maliit na anak. Kapag meron ka pang maliit na anak, i-prioritize mo yung kanyang educational fund. Kasi, hindi mo alam kung kailangan hanggang meron kang trabaho. So, isipin yung mabuti bago kayong magpagawa ng bahay na pagkakagastusan. Kunyari, meron kang maliit na anak ngayon na andito ka na sa abroad. I-pretend nyo na lang sa sarili ninyo na college na yung anak ninyo. Magkaroon kayo ng budget para sa kanya na ilagay mo talaga siya sa bangko para
para lang talaga sa education niya. Pagdating ng panahon, huwag niyong isipin na, ah, malayo pa yun. Matagal pa yung mag-college ang anak ko. Alam niyo, darating ang panahon magka-college ng anak mo. Kaya isipin niyo ngayon pa lang na pag-ipunan mo na siya unti-unti, kahit unti-unti man lang pag-ipunan mo siya, pag-ipunan mo na yung college na, pang-college ng anak ninyo or pang-high school ng anak ninyo, kahit baby pa yung anak ninyo, isipin niyo mabuti. Kasi hindi talaga natin alam kung kailan lang tayo magkaroon ng trabaho, kaya isipin ninyo mabuti na anytime uuwi tayo or anytime mayroong mangyari sa atin na hindi natin alam na bukas pala, wala na tayong trabaho, di ba? So, kailangan po natin talaga paghandaan yung bawat, kailangan talaga natin paghandaan ang future, yun. Huwag nating ubos-ubosin yung pira natin ngayon nang hindi man lang iniisip yung bukas, yan. Oo nga, pagpapagawa ng bahay or tutulong sa mga kamag-anak, ganun. Hindi po masama talaga ang tumulong sa mga kamag-anak, pero isipin po natin na meron din limits. Yung magpapautang tayo, limitahan na rin natin yung pagpapautang kasi mahihiya pa tayong maningil kapag tayo ang nauutangan, di ba? So, prioritize po talaga sana natin ang mag-ipon kasi ayaw kong maging gaya kayo sa akin noon na hindi talaga iniisip yung pag-iipon or yung mag-set aside talaga ng pera para sa future, para sa emergencies or something, alam niyo yun. Ang alam ko lang kasi talaga noon kung kapag sumasahod ako, iniisip natin, malaki yung sweldo natin, di ba? So, wala kang ibang iniisip kundi okay lang yan, may sahod po naman ako next month or okay lang yan, okay. Malaki-laki naman yung sweldo ko. So, magkaka-iPhone pa rin ako in the future. Pero, usually, sa kakabukas natin, wala talaga tayong ma-ipon. Kaya, kailangan nyo talaga i-prioritize yung pag-iipon ninyo, guys. Huwag kayo talagang gumaya sa akin. Alam kong maraming nakarelate nito ang tagal-lagal nandito sa abroad. Pero, hindi talaga maka-uwi-uwi kasi iniisip nila wala silang fund o wala silang ipon. Alam ko marami tayong nagsasabi, ang tagal-tagal na natin dito sa abroad pero puro resibo yung ipon natin, di ba? Kasi nasa sa atin din yun. Disiplina din natin yun. Alam nyo kung talagang mag-iipon tayo, kaya naman talaga natin eh. Kasi, halimbawa, pag nagsasahod ka ngayon, itabi mo yung 20%, kahit 20% man lang ng sahod mo, huwag mong isipin na may itinabi ka. In the future, hindi mo malaman, malaki na pala yan. So, ayan. Pero, hindi naman talagang hanggang 20% lang yung kaya mong iponin eh. Kaya mo namang mag-ipon more than 20%. I-budget mo na yung mga pera mo. I-budget mo na lahat in a month. Kung meron kang nag-aaral ngayon, mga anak, meron kang magulang, napapadalhan, i-budget mo yun. Kailangan din natin na i-educate na rin yung mga kamag-anak natin or pamilya natin na hanggang doon lang talaga yung ibibigay mong pera in a month. Kasi alam ko, mostly sa mga kamag-anak natin o pamilya natin sa Pilipinas, sasabihin, wala pang katapusan, sasabihin, ubos na yung pera. Kailangan natin silang turuan na mag-budget kasi tayo lang din ang mahihirapan. Kailangan din talaga natin mag-ipon. Alam niyo yun, parang ang hirap talagang isipin kung paano tayo makaipon kung hindi natin sila turuan kung paano sila mag-budget. Alam ko mahirap na doon sa mga taong mga nasasanay na every time nasasabihin ng mga anak ninyo or sasabihin ng mga pamilya ninyo na wala ng pera, kahit wala pang katapusan, tapos papadala na naman kayo. Alam niyo yung parang nasanay na kasi sila sa ganong sitwasyon eh. Kaya hindi nila iniisip na isang beses lang tayo nagsasahod. Kaya guys, kailangan din nilang matuto. Kailangan din nilang matutong magtipid. Kailangan din nilang matutong i-budget yung pera na binudget na natin. Ayan. Maliban na lang kung mayroon talagang emergency. Kailangan nyo silang turuan. Ganun. Kasi ngayon ako, medyo natuto na talaga ako sa aking mga pagkakamali noon. Na ubos-ubos biyaya, bukas na katunga nga, diba? Kumbaga, one day millionaire, kapag sahod, ayan, padala lahat. Alam ko yung mga rason natin, mostly sa mga rason ng mga nandito sa abroad ngayon. Para ano pa't nagtatrabaho ako? Para sa pamilya ko naman talaga. Oo nga, para sa pamilya nga na nagtatrabaho tayo. Paano naman tayo, diba? Guys, isipin nyo yung mga sarili ninyo na hindi sa lahat ng panahon, malakas tayo, diba? So, kailangan mo talaga ng
sariling ipon. Kasi walang tutulong sa atin kapag wala na tayong trabaho, kapag nauwi na tayo ng Pilipinas. Walang tutulong sa atin kapag ikay natambay sa Pilipinas. Wala. Wala talaga, kundi sarili mo lang. Kaya isipin mo rin yung sarili mo. Huwag lang puro sa kanila. So, yun. Mahirap. Siguro mahirap. Siguro meron din magdi-disagree sa mga sinasabi ko. Pero mostly, payong kaibigan lang naman. Kasi natuto na rin ako. Siguro naman, hindi lang din ako na nakaranas ng umuwi ng Pilipinas na walang pera, tapos, nga, di ba? Mahihiya naman tayo utang ng utang sa mga kamag-anak natin. Yung mga kamag-anak mo na abroad, di ba? Kaya, kailangan mo talaga mag-ipon. Kumbaga, ang pag-iipon kasi is merong proseso. Kailangan mo mag-ipon ng emergency fund, kailangan mo mag-ipon ng para sa mga gastusin, kailangan mo mag-ipon ng para sa educational fund ng anak mo. Ang dami. Alam niyo, meron din talaga mga financial institution na nagtuturo kung paano tayo mag-ipon. So, kung hindi niyo pa alam 'yun, meron din ako may sasuggest sa inyo kung paano tayo makaipon ng tama, kumbaga. So ayan, ang dami-dami ko nang sinasabi. So 'yun lang, guys. Kasi wala naman akong ibang mabibideo kasi kumbaga, nilalabas ko lang yung kung ano yung mga nasa isip-isip ko. So, ayun. So, sa mga bago pa po pala na napad pa dito sa aking channel, huwag nyo naman po kalimutang mag-subscribe bago kayo mag-quit. So, yun lang po ang aking topic for today. Sana hindi kayo magsawang manood ang aking mga videos. So, ulitin, Happy New Year! Bye-bye!